Bakit kaya natakot ang ibang bansa sa mga plano ng dating Pangulong Ferdinand Marcos? Ano kaya ang mga plano niyang ito? At bakit natakot ang ibang mga bansa sa mga plano niyang ito? Si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay isa ng negosyante ng mga ginto bago pa man maganap ang ikalawang digmaang pandaigdig. Siya ay dalubhasa sa mga transaksyon na kinasasangkutan ng mga trading pagdating sa mga ginto. Masasabi talaga nating si dating Pangulong Ferdinand Marcos ay isa ng eksperto pagdating sa larangang ito. Alam niya rin ang katotohanan patungkol sa World War II loot o mas kilala bilang Yamashita's Treasures. Noong kasagsagan ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa, mayroon silang inilibing na kayamanan dito sa atin. Si Adolf Hitler at General Tomoyuki Yamashita ay sinakop ang iba't ibang mga bansa at ninakawan ng mga ito. Pagkatapos ay inutusan ni Yamashita ang mga sundalong Hapones sa Pilipinas na gumawa ng mga bunker sa ilalim ng lupa sa isang buong isla. Doon ay dinala nila ang napakaraming nakaw na ginto at iba pang mga kayamanan sa Pilipinas. Ito ay kanilang inilibing sa daang-daang underground bunker. Ang dating Pangulong Ferdinand Marcos na nakipaglaban din bilang isang sundalo noong World War II ay naging pinuno ng gerilya laban sa mga Hapon. Bilang isang sundalo, malaki ang tsansa na alam niya kung saan nakatago ang mga yamang inilibing sa Pilipinas. Agad niya rin naisip na kinakailangan niyang gumawa ng isang tiyak na kilos hinggil sa mga kayamanang ito na nakatago sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ito ay upang magamit sa pagyaman at pag-unlad ng bansang Pilipinas at para na rin magamit ng tama at hindi maangkin ng mga masasamang tao na gustong kontrolin ang buong mundo. Ngunit mayroong batas na inilabas ang International Court of Justice sa The Hague, Netherlands patungkol sa 900,000 metric tons ng mga ginto na nawawala. Ito ay sa panahong World War II na ninakaw ni na Hitler at Yamashita. Bilang aksyon sa International Court, naglabas sila ng utos noong 1946 na ang lahat na nag-aangkin ng kayamanang ito ay bibigyan ng 30 years upang mahanap ang kanilang mga ginto. Bukod kay Ferdinand Marcos ay alam din ng iba't ibang makapangyarihang tao sa buong mundo na ang mga ito ay nakatago sa Pilipinas. Ang 30 years na palugit ng International Court ay matatapos sa taong 1976 at idineklara naman ng dating Pangulong Marcos ang martial law noong taong 1972. Alam ni dating Pangulong Marcos na kinakailangan niyang ipahayag ang martial law upang maprotektahan ang napakalaking yaman na ito na nakabaon sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Isa rin ito sa dahilan kung bakit niya idineklara ang martial law dito sa ating bansa. Alam niya at alam ng mga pinuno ng buong mundo na nalalapit na ang pagtatapos ng pag-angkin ng mga kayamanang ito sa taong 1976. Bukod sa pakikipag-ugnayan ni Ninoy Aquino sa Malaysian government para hindi mabawi ng Pilipinas ang Sabah, ay ginamit din siya ng mga makapangyarihang bansa upang pigilan ang mga plano ng dating Pangulong Marcos sa mga kayamanang ito. Ang iba pang mga nag-aangkin sa kayamanan ay hindi pa rin mahanap ang Yamashita's treasure na nakatago sa Pilipinas at natakot sa deadline noong 1976 dahil ang ating bansa ay nasa ilalim pa ng batas militar. Dahil nga sa pagdeklara ng martial law ng dating Pangulong Marcos, pinalawak ng International Court ang deadline at binigyan ito ng karagdagang 10 taong extension para mahanap ang mga kayamanang ito. Ang deadline ng paghahanap ay naiurong sa taong 1986. Nang matapos na ang martial law sa Pilipinas noong 1981, siya namang ikinatakot at ikinagulat ng iba't ibang bansa ang isinuwalat ng mga plano ng dating Pangulong Marcos. Ano kaya ang mga planong ito? Bakit malaking takot ang naramdaman ng iba't ibang mga bansa? Sa isang pagpupulong ng mga pinuno sa buong mundo sa Toronto noong 1983, si dating Pangulong Marcos ay inihayag ang kanyang plano na lumikha ng isang Asian dollar na sinusuportahan ang mga ginto na pag-aari nito noong siya ay binata pa. Ang pag-aari niyang ito ay nasa mahigit 7,000 metric tons na ginto, kasama na dito ang sinasabing Taliano Gold na nasa mahigit 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ikinagulat ng lahat ang pagsisiwalat niya ng kanyang plano na agad namang inaksyonan ng bansang Amerika
Para hindi matuloy ang planong ito ni Ferdinand Marcos, nakipagtulungan din ang mga mayayaman at mapangaping bansa para hadlangan ito dahil ayaw nilang umunlad o yumaman ang bawat Pilipino at higit sa lahat, mawawala na ang kontrol ng mga oligarko sa mga mahihirap nating kababayan. Dahil sa sobrang takot ng International Banking Cartel tungkol sa planong paglikha ng dating Pangulong Marcos ng Asian Dollar na suportado ng daang-daang tonelada ng mga ginto ng Pilipinas, gumawa naman sila ng plano upang pabagsakin ang dating Pangulong Marcos. Isa na rito ang pagpatay kay Ninoy Aquino na sinisin nila kay dating Pangulong Marcos, ngunit hindi naman nila ito napatunayan sa korte magpahanggang ngayon. Isa na rin ang pag-akusan nilang ang dating Pangulong Marcos ay isang diktador na ayaw bumaba sa kapangyarihan. Ginamit nila ang ating mga mahihirap na kababayan upang labanan ang dating Pangulong Marcos at binigyan ng kapangyarihan ang simbahang Katoliko. Ginamit din nila ang media at iba pang partidong rebelding pampolitika upang mapaalis ang dating Pangulong Marcos sa pagkapangulo. Taong 1986, kung saan magwawakas na ang pag-angkin ng iba't ibang bansa sa World War II loot na Yamashita's treasures. Ngunit nasa kapangyarihan pa rin ang dating Pangulong Marcos nang legal nang idineklara ng Pilipinas na ang may-ari ng lahat ng kayamanang ito. Malamang hindi ito alam ng mga Pilipino noon, ngunit alam ito ng dating Pangulong Marcos at pati na rin ang iba't ibang makapangyarihang bansa sa buong mundo. Sa katunayan niya ay, noong December 31, 1985, ayon sa kanyang pambansang mensahe sa lahat ng mga Pilipino, ipinahayag niya na ang 1986 ang katuparan ng dakilang kapalaran ng Pilipinas. Dahil alam niya na ang International Court ruling sa kayamanan ni Yamashita ay matatapos na at ito ay magiging legal na pagmamay-ari ng bansang Pilipinas. Ang mga kayamanang ito ay gagamitin din ng dating Pangulong Marcos para sa ikauunlad ng ating bansa at ang kanyang mga plano para sa bansa ay handa na para ipatupad ito. Ang plano ng dating Pangulong Marcos ay gagawin niyang tunay na maharlika ang bawat sambayan ng Pilipino para mapalaya mula sa pagkaalipin ng kahirapan. Ang mga Pilipino ay hindi na muling magiging alipin sa kanilang sariling bayan o nakatira sa isang hindi pantay na lipunan. Nais ring itatag ng dating Pangulong Marcos ang sistemang pantay na pamamahagi ng kayamanan sa lahat ng mamayanan, kung saan lahat nagtutulungan ang mga tao upang maging masaya ang buhay ng bawat isa at upang mawala ang pang-aalipin ng mga dayuhan o oligarko sa mga Pilipino at ang lahat ng mga pambansang pag-aari ay pakikinabangan ng publiko. Isa na rito ang libreng tubig, libreng kuryente, libreng edukasyon, libreng serbisyong medikal, libreng paggamit ng likas na enerhiya, isang tunay na lipunan na libre sa mga tao. Sa makatuwid, ito ang tunay na ibig sabihin ng maharlika o malayang mamamayan na may pagkakaisa. Ang mga planong ito ng dating Pangulong Marcos ay ikinagalit ng mga elitista o oligarko dahil sa plano niyang paglikha ng Asian Dollar o tinatawag na bagong lipunan currency. Ang Asian Dollar na suportado ng mga nakakalulang ginto ng Pilipinas ay tatalunin lahat ng currency sa buong mundo, lalo na ang American Dollar, at ito ay tiyak na sisira ng kaligayahan ng mga elitista sa buong mundo. Mapapalitan na rin ng Pilipinas ang Amerika bilang pinakamapangyarihang bansa sa buong mundo. At ito ang isang bagay na hindi nila papayagang mangyari, ayon nga sa isang kasabihan na ang kumukontrol sa ginto ay ang kumukontrol sa buong mundo. At ito ang gustong mangyari ng mga elitista, nais nilang mahawakan o nakawin ang mga ginto sa lahat ng bansa upang makontrol nila ang buong mundo. At ang kanilang New World Order o ang agenda sa paglikha ng New World Government at iuupo nila ang Antichrist bilang pinuno sa buong mundo. Ang mga elitistang ito ay merong napakaraming sangay sa buong mundo, kabilang na rito ang mainstream media, entertainment industry, mga simbahan o relihiyon na kinokontrol ng Batikan, mga partidong pampolitika, komunismo, at marami pang grupo na hawak nila sa buong mundo. Ang tanging ninanais ng mga elitistang ito ay ang mapasunod nila ang mga iba't ibang bansa. Nakipag-usap ang dating Pangulong Marcos sa World Bank at IMF at nagalit ito sa sindikato sa buong mundo na hawak ng International Banking Cartel
dahil sa pagtigil nila sa kanilang plano na gumawa ng Asian dollar. Mas lalang dumami ang mga rally sa politika laban sa dating Pangulong Marcos, kasama na rito ang black propaganda, pati ang epekto ng martial law laban sa mga rebelde at ginamit ng mga anti-Marcos, komunista, oligarko, iba't ibang universidad at mga elitista na kontrolado ng simbahang Katoliko na konektado sa Vatican. Kasama na rin ang mga dayuhan at lokal na media sa ating bansa, pati na rin ang mga karibal niya sa politika upang siraan ang dating Pangulong Marcos. Ito ay upang ang publiko ay hindi na muling maniwala pa sa kanya, kaya hinikayat at ginamit din si Ninoy at Cory Aquino ng International Banking Cartel na hawak din ng mga elitista sa tulong ng mga oligarko sa ating bansa upang sirain ang rehimen ng dating Pangulong Marcos at para hindi na mabuo ang plano nitong paggawa ng Asian dollar. Sa panahon ng panunungkulan bilang presidente ni Ferdinand Marcos, tiniyak niya na ang lahat ng mga ginto na galing sa Taliano clan na 400,000 metric tons na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ay magiging ligtas laban sa mga masasamang grupo na gustong angkinin ang mga ito. Kaya nakipag-ugnayan ang dating Pangulong Marcos sa Lloyd's of London. Ito ay isang pinagkakatiwalaang insurance company sa buong mundo upang mabantayan ang pinakamalaking gold reserve sa buong kasaysayan. At bukod sa gold reserve na ito na nasa Bangko Sentral ng Pilipinas ay mayroon pa itong mga ginto na nakadeposito sa iba't ibang bangko sa buong mundo. Habang tumatagal ay mas lalong lumalaki ang interest ng mga gintong ito. Kasama na rito ang 192,000 metric tons na nasa Switzerland. Bakit kaya hindi napupunta sa gobyerno ang interest ng mga gintong ito? Ito ay dahil ang dating Pangulong Marcos ay walang tiwala na hawakan ng mga leader na nakaupo sa Pilipinas, lalong-lalo na ang mga sumunod na pangulo sa kanya. Kaya naman, hindi niya ito pinagkatiwala sa kahit na sino mang leader sa ating bansa. Ang maaaring mag-manage lamang nito ay isa dapat sa miyembro ng kanyang pamilya na maging presidente ng bansang Pilipinas, dahil ito ang nasa last will and testament ng dating Pangulong Marcos. Ito ay kanyang inilaan para sa sambayan ng Pilipino. At eto ang kwento patungkol sa plano ng dating Pangulong Marcos na kinakatakutan ng iba't ibang leader sa buong mundo noon. Ngayong naging pangulo na ang kanyang anak na si Ferdinand Bongbong Marcos Jr., naniniwala ka ba patungkol sa mga gintong ito? Mag-comment lamang sa ibaba, pakilike na rin ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.